siya, balikan niya para buong sa December. So the birth of Jesus Christ, there are two things about this birth. Number one, it was a virgin birth. Usang ini ka kapanganakan na walang relasyon sa lalaki. Go back to Matthew chapter number 1. Lahi ang birth ni Kristo sa birth ng kanyang tao sa kalibutan. Matthew chapter number 1. Sa verse number 18, now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, bago sila nagkait, ako nilang gamitin ng word, bago sila nagkuhan, bago sila nagkaroon ng sexual relationship. So nagbakto si Mary before nagkaroon ng sexual relationship sila. Meaning, hindi anak ni Joseph si Jesus. Amen? Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. Kung sabon ni pasabon ni Ana, nung naibawa ni Joseph na nagmakto si Maria, huwag pa magganit sila nakasabon ng upang nagplano siya na iwalayan. Kahit kay Barusya sa batas, sa law of Moses, papatayin sila. Kahit magawas silang adulterer, batuhin sila according to the law of Moses. So nagplano siya na hiwalayan. But why he told, verse number 20, but why he told on these things, on sa man, on sa tong things na ginahon ng unang niya, ang kapiwalay, buwagan niya, delikado ko ni Ani, ma-accuse ko ng adultery. Wah, kami nakasal ni Ani, nagmamdos na siya. Di mamatay ko niya sa stoning by then ni Ani. So while he talked on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Ayaw kahatlok na, ha? Kwanon mo ang imong kwan, ang imong tawag ni Ani, ang imong magiging asawa na si Mary. Kaya ang iya, ibabdom iya sa Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name, what? Jesus. For he shall save his people from their sin. So after lansangan ang isyo na ang kapanganakan ni Kristo ay lahi sa kanang kapanganakan because the birth of Jesus Christ was a virgin birth. Isaiah chapter number 7. 700 years bago na panganak si Kristo. Isaiah 7. Kawak ni Ani, walang kinikanan, as
kahit sa walang ginigana o walang hanya, walang nag-asawa, that happened in the life of Eve. Right. May banyaga si Eve, may naabas siya kanin, may naabas siyang ginigana o may naabas asawa ng nagdali para mong gawa siya. He was taken from the life of Eden. Amen. Now in the life of Jesus Christ, walang may babae, pero walang lalaki. Possible. It was of the Holy Ghost. Let me put it this way. Si Adam, walang amahan, walang inahan. Si Eve naman, nagikan sa lalaki, walang babae. Si Jesus naman, may babae, pero walang lalaki. Ibig sabihin, gikan siya sa babae, pero walang banya ang babae. So is it possible? Yes. Because with God, nothing shall be impossible. Mawala na pangkangat ni Mary dito sa Injil, sa Luke chapter number 1. How shall this thing be? Saying, ay mula naman. Kung sa mga labok ni nga wala kang kubana pa. Kung sa mga sa Injil, the Holy Ghost will make you conceive. Because with God, nothing shall be impossible. Amen. So, kung sa may tabo niya, are you chapter number 1 of Matthew? Kung sa man ang minangalan na gisulti dito, kanina, sa Matthew, Isaiah 7:14, Manuel. Emmanuel. Balikan natin ang Matthew chapter number 1. Verse number 20, behold, a virgin shall be with child, and shall bring for a son, and they shall call his name, what? Emmanuel, which being interpreted is what? God with us. So it was a virgin birth. Not only the birth of Jesus Christ was of a virgin, number two, it was a victorious birth. Amen. Mano naging victorious. Nakabantay mo mo na kanang dibuhat sa yawa para malaglag ang bata. Biro mo, sa Luke chapter 2, kirikwan ang kanan na mabalik sa ilang syudad para magpasensos, para magparehistro. Actually, dili lang ni coincidence ni Ani na nagkaroon ng census. Ang purpose actually ni Ani na baktag gabel si Joseph and Mary being with child kapag nakuna siya para malaglag ang bata kay ang layo ng lalakaran nila during snow time pa, grabe ang ilang pagalakawan at i-rain at siya snow, may posibilidad na malaglag kini mga bata. But wala kini nalaglag because God protected Mary. Amen. So the birth of Christ was a victorious birth. Amen. Not only a virgin birth, but a victorious birth. So at least ato na yan na nasigol down. Pangalawa, do you really know Jesus? His birth, number two, the baptism of Jesus. Amen. Matthew chapter number 3. Umang siya na ikamanak, nitakog siya, wala nang ipakita ang iyang ang kumplitong pagtakog niya, the last time na mention siya, 12 years old, nawala namang balik siya, ay nung dumanyo itong nag-adto sila sa Feast of Passover, pagbalik nila, nawala siya, nabili niya isa dito sa temple. That was the last appearance of Jesus Christ. After that, 19 years na ang tawag ni Ana, from 12 years old to 30 years old, 19 years na. Mangutan na kamano, wala ipasulat. Ang tubag ni Ana sa John chapter 21, na kung ipasulat ang kanan, bisan pa ang bulong sanglibutan, hindi pwede mukunting sa tanang buhay ni Kristus. So ang ipasulat lang, katong importante para ka natin. Matthew chapter number 3, the baptism of Jesus. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan, and to John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me. Ako gani ang ako dapat ang baptismuhan mo, nga lumihan ni kakanako. Jesus answered and said unto him, suffer it to be so now,
Meaning, let it happen today. Let it happen now. Pasagdik na mahikabok kini. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightly out of the water, and though the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, sa ato makita, two things about the baptism of Jesus. Number one, it was a biblical baptism. Ano biblical? Kay gisanction sa Ginoo, ang Dios mismo ang nagsanction ni ani, ang nag-approve ni ani. And therefore, si Jesus Christ na nita ng tamang tao, meaning authorized na tao, ang ala niya si John, at ginatagan siyang titulo the Baptist, para lang siya ang fulfill sa tanang righteousness. Not only biblical baptism, ang baptism ni Jesus, but number two, it was a Baptist baptism. Amen. Tell me, kung may makita ka ng Methodist baptism sa Bible, kung may makita ka ng Catholic baptism sa Bible, kung may makita ka ng Presbyterian baptism, kung may makita ka ng Lutheran baptism, ang naa sa Bible is Baptist baptism. Amen. It was instituted by John the Baptist. Kaya kamong mga wahindig na baptized sa Baptist, kamong bahala ang tubag ni anak sa Ginoo. Kaya si Kristo nagpapaptize mga nang sa Baptist, kung saan ang pa? Mas nabaw na ba kay Kristo? Ha? Okay. Number three, for the sake of time, kaya dito na nga ako discuss, we started with the birth of Jesus. Number two, the baptism of Jesus. Number four, the battle of Jesus. Kung saan yung battle ni Jesus. Tignan natin sa Luke chapter 4. After sa iyang baptism, sa Luke chapter 4, at kung makita ang iyang pakipagpiso, okay? And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit unto into the wilderness, being 40 days tempted of the devil, and in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered, and the devil said unto him, if thou be the Son of God, command these stones that it be made what? Bread. Jesus answered him, saying, it is written, that man shall not live by bread alone, but by every word of God. And the devil taketh him up into an high mountain, showed unto him all the kingdoms of the world, and in a moment of time. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will I give it. If thou therefore wilt worship me, all shall be thine. Ika mo na, kung saan tubag sa Ginoo, Jesus answered and said unto him, get thee behind me, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve. So ato makita, pangalawang temptation. Ang una, the battle of Jesus is a battle between the last of the flesh. Gitingkal ang iya sunod na kung mo kwan siya, mo react ba siya. Di ba anak ka sa Ginoo? Di ba gutom ka na? Kung tinuod ka nga anak sa Diyos, ari ang katong ni mo anik tinapay. That's an appeal to the last of the flesh. Tatlo ka mga paraan ang ginagamit sa yawa to attack us. First is the appeal to the last of the flesh. Hindi that to Jesus Christ. Ikagawa, appeal to the last of the eye. Kung siyang kibuhat sa yawa, ipakita ka ng kingdom sa kalibutan. Tanawa ng mga kingdom na ni, ako na ihatag kanino, umukul daw ka
So sa tubag sa Ginoo, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only thou shalt serve. So, binalikan siya sa Ginoo, Word of God pa rin ang ginamit. Masang imuna naman sa Yahweh, He brought him to Jerusalem and set him on a pinnacle of the temple. Yung pinakaturi ng pinnacle, pinakaturi ng temple, and said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down from them. For it is written, gumamit ang Yahweh ng Word of God, for He shall give His angel charge over thee to keep thee, and in His hands they shall bear thee up, lest at any time thou dost thy foot against a stone. And Jesus answered unto him, it is said, thou shalt not tempt the Lord thy God. Ano ang pangatlo na battle na hinarap ni Kristo? Not only the battle against the flesh or the lust of the flesh, the lust of the eyes, number two. Number three, the battle against pride of life. Look at 1 John chapter number 2. 1 John chapter number 2. Verse number 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, number one, the lust of the flesh. Number two, the lust of. Number three, the pride of life is not of the Father, but is of the world. So now, ng tatlo, kapatiguriya,